Good morning, guys. It's 8:55 and si Zeb, super late natulog kahapon, like 10:30. Mas late pa nung lumabas kami nung isang araw eh. 'Di ba nung isang araw nagising siya 6:30, tapos lumabas kami, kumain kami. Tapos pag-uwi, nakatulog naman siya na maaga. Eh, kahapon 4:30 siya nagising, tapos ayun, 10:30 na natulog. Grabe. Anyway, yung ano ko pala kagabi, result ko last night, 2 hours after dinner, was 6.8. The same result ko nung first. Kasi 3 times pa lang akong nag-test. Lahat ng ano ko, ay yung first day, yung 2 hours after dinner, 6.8. Tapos yung second test, 6.4. Tapos kagabi, 6.8. Lagpas ako again ng 0.2. Tuwing sa dinner ako lumalagpas. Ewan ko. Medyo marami, actually medyo marami din ako nakain kagabi. Kasi tinilit ko yung sinigang na bangus, yung part na naiwan ni daddy. Pinilit ko ng ubusin kesa namang itira ko pa yun. So, nadagdag pa ako ng kanin. Kaya yun. Meron pa kami sinigang na bangus, kaso ubus na yung bagoong. So, magbili akong bagong meat later. Daddy's washing Zeb's bum kasi nagpupo. Naihinga ako ano. Ayun lang, good morning. Di pa ako nagpe-prepare ng breakfast kasi ang late ko natulog. Alas 2. Grabe. Hindi ko alam, hindi ako makatulog. As in, parang wala akong kantok-antok dati. Habang nag-i-edit ako, hikab ako hikab, tumutulo na yung luha ko. Wala, nanood ako ng ano, ng pangako sa'yo. Tapos, after, ano, YouTube. Tapos, naisipan kong panoorin yung vlog namin last year. Grabe nga eh, kinakabahan ako kasi yung vlog ko last year. Yung parang sunod-sunod na araw na yun, yun yung wala akong tulog kay Zeb. Tapos, ano, nag-breakdown na ako, umiiyak na ako kasi parang hindi ko na kaya. Psycho shocks, it's gonna happen all over again. Doon ako natatakot. Tapos, ngayon plus with Zeb pa. Ang kinakabahan ko yung sleeping nila. Alam mo yun, yung baka mamaya magising ni baby si Zeb habang tulog or other way around. So, yun yung problema ko. Paano kaya yun? Anyway, say good morning, Zeb. Yay. Hindi po po. Okay. Wait lang. Hey guys! Hi, Zeb! Ngayon pa lang kami lumabas. It's 10 o'clock. Hindi na kami sumama or hindi na namin sinama. Hinatid si daddy sa ano, sa bus stop kasi nung umalis siya, hindi pa kami tapos kumain. We had peanut butter sandwich and Milo. So yun. Kaya ngayon lang kami lumabas at saka ay, hindi pa rin naman tapos, pero nagsalang kasi ako ng labada. Wala, may nagtapon nun, sayang. Anyway, so, punta muna kami sa exercise. And it's just pala, kasi nga, diba, gusto ko pumunta ng mother care. Kaso sarado pa yun, 11 pa yun ang bubukas. Okay, ngayon natin. Ano yung tinapon? Upuan. Cute pa naman. Anyway. So, oops, mali. Wrong way. Wrong way tayo, Deb. So, punta muna kami doon. And then, later, we'll go to mother care. Napo, no? Dito kasi yung mga bulky disposal. Sayang, parang maayos pa niya. Tinapo na. Ganda pa naman. Pwede ito kapag may mga nandun na sa may disposal. Ibig sabihin, tinapo na. You can get it. Dati, nung sila daddy, may kinukuwang mga parang cabinet, sa mga storage. Yung iba kasi, ewan ko ba, bakit tinatapo na nila? Okay pa naman. So, katulad ng lagayan namin ng sapatos. Yung isang lagayan namin ng sapatos dun. Nakuha lang nila yun sa disposal. Hindi naman siya, ano,
hindi naman siya madumi siya. At saka pag ginawa mo, lilinisin. Tsaka nakita nyo yung tapunan, hindi naman siya talaga parang basurahan na madumi or basta ganun. Aray ko. Eh, dati namumulad kami ng basura. Sayang yung chair, no? Ang ganda. Pwede ko ilagay sa sala yun, eh. Dagdag seating. Kaso paano ko iuwi yun? Hindi ko lang kung natutupi. Tapos dadal ako ng stroller. Pinicture ako, isasend ko kay daddy. Yay! We're here! And there's no people! Solo namin ni Zeb! Nag-exercise muna ako pang papawis. Since nag-Milo ako. Tsaka peanut butter sandwich. Okay. Wait, hingal ako. Ang hirap yung maneuver niyang stroller na yan. Nakakairita. Okay. Meron din mga iba-ibang texture ng bato. Oh. You can walk bare feet. Pero nakausle. Pero mas maliliit. Pang ano, mixology ba yan? Zeb! Anong kinakalikot mo? Put it back. Are you looking for your snacks? Hingal na ako. You're done with mommy over here. Come here! Talaga naman. Hala, sige. Hala, sige. Here. Up. Yeah. One, two. Okay. Doon. Okay. We'll go up. One, two, three. Up. Yeah. Yay! You did it! Oh. Ano ba yan? So fickle-minded. Sikip na kasi ng short ko. Hirap gumalaw, te. Wala na ako ibang shorts kasi naman. Ay, nako. Meron dito akong parang mga changge-changge, ganun. Meron mga shorts doon na garter, yung elastic yung waist. $7, nangihinayang pa ako eh. Yan natin, yung bibili ako mag. Pwede isukat, kaso pahirap eh. Kung kasama ko si Zeb, kasi hindi naman yun mall. Yung dyan lang yun sa tabi-tabi. Pero meron silang dressing, fitting room. Yan natin. Naputo lang aming exercise. Dahil tinawagan ako ni auntie, yung aming landlady. Andun daw siya sa bahay. May ibibigay daw. Kung ano naman kaya yun. Wait lang, minute. So yun, na-meet na namin si auntie. May binigay lang na pagkain, sapatos, kay Zeb. Sabi niya bago, kaso medyo naninilaw na yung tsura. Sabi niya hindi daw nagamit. And, yun, konting chika-chika. Inuwi ko pala yung red chair. Sabi ni daddy, kung ano naman daw. Kung hindi pa sira, tsaka malinis pa, uwi ko daw. Inuwi ko. Lalabang ko na lang yung foam. We're here. Fail yung bagoong walang stock. Battery. Hey. Hey. Wanna ride? Okay. Mommy will carry you. You look so cute. You belong there, Zeb. Say hi to Barney! Huh? Oh, careful! Hey, you're standing on the car! Come! Hey! Uh-oh! Hmm? Where's the car? Uh-oh, where's the car? Mm-hmm.
May isa daan yung stroller. Get the car. Guys, it's 12:15 and we're home. And nakatulog si Zeb. As in, like, you know, we were just 2 minutes away from the elevator, nakatulog. Pero okay lang kasi makakain ako. Ano? Kasi nga, since walang bagoong, so my sinigang won't be the same without bagoong. Kaya, and wala na akong time magluto. So, bumili na lang ako sa McDonald's ng ano, McWings. And then, si Zeb pa kakainin ko mamaya nung sinigang. May bagoong yung housemate kong mamaya. Hingi ako. Papaalam ako. Sa gabi. Actually, hindi. Bala ko pala magluto ng adobo kasi. Adobong manok mamaya. So, but for the meantime, since I cannot wait anymore, kaya bumili na lang ako ng ano. Bumili na lang ako ng chicken. Grabe, gusto ko na maligo. Magsasambay pa pala ako. At magsasalang pa ako ng damit ni Zeb. So, yan. Kain muna tayo, guys. Hi, guys. Nagising yung alaga ko. Pagkatapos yung kumain, magsasano. Yung kinain ko kasing kanin, yung natirang kanin kagabi. As in, nakita nyo, konti na lang. Sabi ko, sayang mag-sign na nga lang ako for Zeb. Eh, bago pa ako nakasign, gising na siya. Kaya, ayun, dumidede muna. At ang aking nabada, na ako na isampay. Ay, bayan. Nasampay ako ng nabada and then, salang ko naman yung kay Zeb. Grabe yung bilis ng ano. Ang bilis mapuno ng labahan. Ba't ganon? Reklamo eh, no? Ano magreklamo? Hindi kasi, sayang yung mga pajama ni Zeb. Minsan sa gabi. Yeah, sa gabi. Ano, okay naman. Tapos pagkagising na umaga, baba, palitan ko na siya ng ano, another damit. Tapos, yun ulit yung suot niya ang pajama the next day. Kaso for the past few nights nga, nagli-leak yung pajama niya. Diba? Maano? Nagli-leak yung pajama niya. So, wala akong choice. Nababasa. Nagli-leak yung pajama. Nagli-leak yung diaper. So, wala akong choice. Naano ko. Labada na yun. Kaya medyo maalakas siya sa damit this past few days. Grabe, lakas ang taas pa ng kuryente namin this, ano, this month. Yung last month, kuryente namin, 170 eh. So, divided by yun sa lahat. Tapos, ngayon is, ano, 280 yata. Laka ng tinaas. Dahil kaya yun sa paglaba ko. I don't think so. Anyways, ayun. Ang init. Gusto ko na maligo. Pero papakainin ko muna si Zeb. Kaya kailangan ko hintayin yung maluto yung ano, kanin. Bago kami makaligo. Ano nangyayari? Ayun. Pero nakasara. So, ayun. See you guys. Hey guys, it's already 2:20, tapos ko na. Hindi masyado kumain si Zeb kasi kakadede niya lang eh. So, hindi niya type kumain kanina. So, naligo na lang kami. And right now, I'm about to wash my brushes. Ito sila. It's been a while since I last washed my brushes. Sobra. Pinaka nakakatamad gawin pag nagme-makeup ka, alam nyo yan. Ay, may nakawala akong ayun. So, yun. Nakakakunti pa lang nga yan. Buti nga yung iba hindi gamit. Tapos, ito yung chero. Dinisassemble ko kanina, nasugatan pa nga ako. Alam nyo yung, diba yung kuko natin nakadikit? Ay, yung balat dito nakadikit sa kuko.
So sobrang pag-exert ko ng effort kanina yung pag-disassemble nito. Kasi pinupush kong ganun. Grabe, nahiwala yung balat sa kuko, nagdugo. Kasi hindi ko pa ma-figure out paano tanggalin yung mismong ano. Kasi malinis siya eh. Ano, meron lang, feeling ko merong aso yung may-ari. Either aso or pusa kasi may mga konting buhok-buhok. Pero ayang labhan. Although, hindi ko ma-figure out kung paano tanggalin yung seat. Kasi hindi siya naka-velcro. Kailangan siyang isuot dun sa frame. So, kailangan natin ng screw. It's either tiyagain ko yan or hintayin ko lang si daddy. Pero unay ko na itong brushes. Nagtataka nga ako sa sarili ko. I still have energy. Sabi ko hanggat kaya ko pa, gawin ko na ito ngayon. Kasi kung hindi ito gagawin, kailan pa. And then, maybe after, saka kami matutulog ni Zeb Gavin. Ito nga pala yung ginagamit kong pang linis ng brush. It's been 3 years na yata na ito yung gamit kong brush cleaner. And this is from Daiso. Hindi ko nga nakasama sa favorites ko. Kasi parang dati kasi, hindi ko na lang alam anong month yun. Nung sinama ko siya sa favorites, sabi ko, yun ka naman magpaulit-ulit. Pero, yun. Abangan niyo yan. Nasa giveaway din yan. So, maglininis muna ako ng brush. Natapos din. Oh my gosh. Nagasa ko na yung brushes and then natanggal ko yung ano. Pero hindi ko siya matanggal dun sa frame. So, hinugasan ko siya or nilabhan ko siya nakasama dun sa frame na bilog. So, good luck. Sana matuyo na kagad. Tahimik si Zeb. Hindi ko alam kung tulog na. Sleepin natin. Sleeping yet? Huh? You want to sleep na? Okay, wait. Guys, ayaw matulog ni Sam. 4:30 na. Kanina pa kami dito nakahilatan. Actually, ako half asleep. Habang siya, sige, laro, laro. Kalat doon, kalat dito. Half asleep. Kasi naman, minsan, may laruan siya. Gusto niya, ano sa mukha ko. Hahampas sa mukha ko yung piano. Grabe. Kasi may on-off button yun. Na hindi niya ma-play. Hampas sa mukha ko. I was unprepared. Aray ko, Zeb. Tapos, hakbang na hakbang sa akin. Yung chan ko, dadaganan. Aray ko. So, hindi ko na alam gagawin ko. Ay, matulog, Zeb. 30 minutes lang naman siya natulog kanina nung pauwi kami. 12:15 to 12:45. 30 minutes lang yun, Zeb. Bakit? Yeah, sleep na. At hindi kami lalabas kasi magluluto pa akong adobo. Speaking of, kailangan kong ibaba. Nasa chiller lang naman. Yeah, what shape is that? So, hindi na lang kami lalabas. Una, bala ko lumabas kami. Kaso, since hindi natulog si Zeb, hindi kami lalabas. Antok ako. Natang balakang ko. Anyway, so yun. Parang nakakainin ko yata yung sinabi ko. Gusto kong lumabas. Gusto ko lang Auntie Anne's. Tsaka si Zeb kasi nagustuhan niya din yung pretzel na binili nang magkasama kami ni Chong. So, parang pwede na rin yun hanggang tomorrow almusal niya pag hindi niya naubos. We'll see. Or share kami. I don't know. Kaya, nagluluto na ako eh. It's 5:05. Parang makulimlim pa nga eh. Okay lang, at least mainit. So yeah, it's 5:40 and we are off to Parkway Parade to get some pretzels. Zeb, you want to eat some pretzel? You want to eat pretzel? Yes, what do you say? Please, mommy. Yay! So, there. So, we're back here.
Ito yung pretzel sa akin. Ubus na. Ito yung kay Zeb. Naka-isang stick na siya. Mamaya naman. Pwedeng bukas naman. Kasi kapakainin ko pa ng kanin. You want to play? Want to play? Okay. Naturoan ko si Zeb paano magpiko. Naalala niyo po ba paano magpiko? Hirap akong tumalon eh. Uh-oh. Yeah. There you going. Ang layo na nang narating nito ni Zeb Gavin. Walang lingon-lingon. Hey guys. 7:15 na, wala ba si Daddy? I'm so tired na. Ano ba to? Kumain na kami ni Zeb kasi mukhang yun nga, feeling ko matagal makaka-uwi si Daddy. So, kumain na kami ng sabay. And, ayan. Napunasan na. Bihisan na, but the diaper later. Hopefully, matulog na maaga to dahil hindi nag-nap. Feeling ko, maaga din akong babagsak today. Kaya hindi ako talaga nakapahinga ng maayos. So, nalikod ko. I'm so tired na! Ang tagal ni Daddy. So, nagsamsam pa ako ng ano, ng sinampay. Magtutupi pa ako. Ano ba naman yan? Kasi naglaba yung housemate ko. Kung hindi siya naglaba, hindi ko kukunin muna. Bukas na sana. Kasi naglaba siya eh. So, wala siyang sasampayan. I had to get it. Anyways, pagod pa. Pahirap si Zeb na yung ano eh. Hey, naka! No! No! Pahirap na ngayon si Zeb ngayong gabi eh, ha? Huh? What? Nagpuklap ka na naman. Hello, hello, hello. What do you want? Oh. Where is it? Uh-oh. What happened? You find it. It's there. You find it. Wait lang. Yung shorts ko nakabuka lang. Wala na akong shorts. Arang kanina ko pa yung nire-reklamo, no? So, hindi pala ako nagpunta dun sa sanasabi ko may bilihan ng shorts. Anyways, wait lang. Hi guys! Kailo ko si San Selvo. Tinatambad na akong bumangon. Para yun yung ilaw kasi pinatay na ni Daddy. Anyway, ano na ba? Mag-8:30 na. Diyan na siya. And kakain na si Daddy dun sa sala. And trying to put this one to sleep. I'm so freaking tired. So, yun. I'm just gonna say goodnight lang and I will see you tomorrow. Bye, Zeb. Bye-bye. See you tomorrow. Huh? Say bye-bye. Bye, guys. Thanks for watching.